buhay. Yung kung pamumuhay ay bahagi yun sa ay hindi ko mapasok yung mga tao na hindi yung pagiging hari na ano na kung ikaw ay teacher ay di magturo ka ng maayos. Kung ikaw ay BIR hindi mag-trabaho ka ng maayos sa BIR. Kung ikaw ay mayor, ay ganyan mo yung pagiging mayor. Huwag kang mamumura ko. So, bahagin ko yung makinusahan yung magamparin natin. Kung ikaw ay doktor, ay ayusin mo yung pagiging doktor, mabilang isang patuloy ng doktor. Hindi lang mo sa doktor, pero bilang isang patuloy ng doktor. Hindi ko yung pagiging. Pangalawa, pakibasa po. Salitaan ng Diyos. So, yung pong last two Sundays, pinagbibigyan natin ang Bible Sunday. O, National Bible Sunday. So, napakadala ko yung patuloy na ibabasa ng mga salitaan ng Diyos. Hindi lang isa lang po yung Bible sa Aral ng Simbahan. Pag sinabi ko natin Aral ng Simbahan, ito po yung mga ancient authority of the church ng Magisterio. So, nung nakikita ko, ang po mga sakitaros, ang po mga apostolic exhortation, ang po mga ipinahayag ng second Vatican Council, yung mga post-consumer documents. So, yung mga pronouncement ng simbahan. Ngayon, sa Church of the Poor, mayroon po pastoral letter. Si Bishop Sok. Para po dito sa Church of the Poor. Mga malagal na po sa pwede ng mga mensahe. Ibig sabihin, ay, kung may panahon tayo, ay, nakapagkasa tayo. Yung, well, bagamat ko eh, may gusto kayo yung iskola, kapagsa na lang ang tino. Kung ano mo yung mga nito, para is makikintindihan yung mga nito. Kapag nagsabi ang pari ng mga dokumento ng simba, is damangan ito. Kung po dito sa dokumento ng simba, So, hirap lang mga mabahagi na kung sa akin. Kung hindi pa naman ito kung sakali na ang mga paratay natin, ay huwag na ito yung kayaan kung sa akin ay kahit ang pagkakas kasahin na namin ito. Pero yun, isa kong dito sa araw ng simbahan na very, very controversial na yun. Alam mo ba? Yung the gospel of God. Iba na hello. Hindi. Bakit? Kasi ito yung tumutuwa ko sa usapin ng contraception. Ano nang sabi ng kanil? Wala lang sa sabi ko ito siya. Hindi mo nang tumutuwa usapin ng contraception. Hanin mo siya ng simbahan. Ito yung siya sabi. Araw ng simbahan. Yung Evangelio. Sa mga katikisa naman, ay ano, katikesi, grabe. So, saya ka lamang, no? Saya sa mga prasister, no? Ay maging bahagi, no? Na itong mga itong bagong itong mga katikisa ay pagbigyan na, no? Na kahit na yung paliit ng pamphlet na katikesi, grabe. Kailangan problema natin sa hamon pa na meron na hindi balagas natin. Ay kalikalinan po ng ating mga dokumento ng simbahan ay nasa wika English na kailang pala nasa wika Pilipino sinatapat siya sila mag-translate kasi mahaba kapag ginawa ng libro ay nakakapal
kanila, hindi lang yung pag-uumo, yung kundi yung pag-uumo. Yung tawagin natin ay creating basic ecclesial communities. Creating communities. So, kung ito sino, well, may parang tayo para po, bagong parokyo. Pero kahit yung communities, lalo-lalo ko, ilang hapon ito, hindi ko sa Church of the Poor, no? Na makapag-relate tayo ng communities, yung tibang siya ang tawag kay BBC. Well, yung maging katekis, isang pumunta din yan, no? Ng simbahan, para sa pagkulo. Pero yung masasya natin, creating communities, yung basic of isang community, medyo mas mabigat yan, no? Pero pwede namin nasabi, kasi nagbibigong siya yung turuan, yung isang klase, isang komunidad nyo. Kaya lang, given yun eh. Given yun. Pero dito, kasi isang klase yun, pero magsinabi mo, to create a community. Isang komunidad. Kasi nga mga kaisip dito, barkadaan, kasi may barkadaan, yung may komunidad. Medyo mas makali mo yung komunidad. Kaya ako kaya yung communities. Kasi nakita ko sa loob ng simbahan na napakaalaga. Ano ba? Ang sinasabi ko yung sister, yung isa ko na malubag. Ay makapag-relate ng communities. Pero nakikita ko yung mga BBC ay based on Christian community. Ando ko yun, kasi ang concept yung creating communities in itself as skill. Medyo mabigat ko ito kasi create communities, hindi lang ko makatulungan. No? Nagtulungan ko ulit. Nakita ko na ilang ginagawa mo ay isang pag-iusap. You are creating a community. A community of learned individuals. Na kumpos ng mga kakaunawa tungkol sa aking Panginoon sa Kristo. So, pag sinabi mo natin, tatigay ko tayo. Pag sinabi natin, tatigay ko tayo, iba po ito sa kerygma. Ano may isa, sister? Kerygma at saka? Ano? Ang service na yun eh. Ang koinonia. Siya mo ay ay medyo stop. Big, ano? Kerygma, yung pag sinabi natin kerygma, ay yung babagin natin kerygmatic, charismatic. Ano ba yung hindi? Ha? Evangelization, ay masabi ko natin, well, yung bahagi na kung saan ay may evangelization natin. Kasi sinabi natin katekesis,
hindi lang posible ang ibang sinabi ko sinabi ko evangelization, malawak yan, no? Meron pa tayong tinatawag na pre-baptismal, pre-sacramental sa panahon nito, no? At meron tayong tinatawag na Jenny, hindi mo na ako yung susunod eh. Ano yung kanina? So, na kapag sinabi natin catechetics ay hindi lamang yung kasi yung sinabi natin ng buhay mo ang maniwala ka na si Jesus at Panginoon at magpapagligtas. A very broad evangelization na alto ang bahagi na kung saan nabitin tumugod ka sa panawagan ng ating Panginoon Diyos sapagkat siya ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Maalis ka sa iyong kasalanan. Ikaw ay iligtas ng Diyos, makakalig mo ang buhay na wala ka na. So very broad. Yung sinasabi natin. Pero pag sinabi natin na catechetics, kung sinabi natin ng catechetics, ano yung catechetics? Hihimay-himay yung Diyos. Hindi pa na ko inanaya, didake. Pag sinabi natin catechetics, didake, nandiyan na mismo yung pag-iimay. Pag sinabi mong kasalanan, ano yung kasalanan? Kasalanan ay ang pagsuway sa utos ng Diyos. Tapos magbabalik na ba yan? Anong mga uri ng mga kasalanan? Mortal sin, venial sin, no? sin of commission, no? So, yun, catechetics na yun. So, doon tayo mamalampas na yun, kapag sinabi ng catechetics, yung pag-iimay ng aming pananampalataya. So, makita natin na, ito yung aming pag-aaralan na yun. No? Para makita natin na maintindihan ng mga tao na, hindi po kayong tayo ng catechetics. Hindi lang po yung tinatawag natin alawak ng pagpunilay tungkol sa ating pananampalataya. Bagaman kung umisat ngayon, ay makikita po namin yan at kung sa akin kasi yung pag-iros ngayon dapat talaga catechetic lang tayo kasi yung kerygma ay halos na ibigay na sa atin ang main na pato sinasabi natin ay ano yung buong pagliligtas sa buo ng ating Panginoon sa Kristo. Yung trabaho ng catechetics ay doon sa didake yung pag-iimay ng ating so ngayon, dito po, number 4, may paliwanag ko lang sa inyo yung situation ng marami sa pag-aaral ng buhay. Ano ba yung pinag-panibagong catechesis? Ano yung sabihin mo ito ng panibago? Bago mo ito? Hindi. Ngunit, yung pamamaraan ng maaari, pinag-batid mo. Lalo-lalo may mga kabataan, mas maak na mismo, updated na ako. Ngayon, may gusto ng mga kabataan, may sayawan, may kantaan. So, pinakailangan yung mga incorporate natin yung mga bagay nito sa hamon ay binibigay sa ating pananampalataya. Pwede po, yung ating information ay ating dalatakas para sa namang ipagpagkilos na sana yung ay matutunan natin. Pero pinakailangan din natin ang natakot na makatulong doon sa namang ipagpagkilos nito. Pero yun, dinod na kung saan ay may pagpagkilos.
yung turo natin, hindi mo babago. Mula pa rin yung pinakayo ng Yesus. Yung nagpapanibago na pa kayo ng mga pamamaraan na nagnanais na para lalong maitindihan mo na ako ng kasalukuyang pagkakas. Hindi naman ang mga na pagkabihin niya namin ito para lalong hindi mo itindihan. Kasi ang isang ganyan sinapumisan yung para magamit namin yung kabagong pamamaraan na wala naman yung pinakaminsay na tulog ng ating pag-inespreso. Nagawa tayo ng iba po ng pamamaraan para ating parating na rin ang ating karanang parangay. Any question? Preferential option po na po. May dalawa tayo pinapawag ng option. Yung isa ay fundamental option, yung isa ay preferential option po na po. So, maririnig niyo po ang pag-isa niya, yung mga pakir, sabi natin, simbahan ng mga dupa. Kaya, kininiwanag ngayon. At ito, talagay, next na ito. No? Kasi yung, tayo simbahan ng mga dupa, evangelization lang yun, pering pa lang yun. No? Pero pag sinabi po kayo, ang tanong po ngayon, ay fundamental option na po, makakas po tayo sa level ng catechesis, didake. No? Ngayon, dalawa, fundamental, ano tawag sa inyo, brother? Preferential. Preferential.